Napakaganda nga ng balitang dala ng isang Lakers reporter patungkol dito sa superstar nila na si Anthony Davis. Pero bago nga natin yan ipaliwanag, i-explain ng mabuti, ay ito nga muna mga idol, pag-usapan muna natin ang ating kababayan na si Jordan Clarkson at ang kanyang possible departure sa team ng Utah Jazz. Well, lumabas kasi itong report na ito kahapon na ito nga daw si JC ay gusto desired range of 20 million annually on his next contract. Gusto nga ni Jordan mga idol lang salary increase, and rightfully so naman mga idol, dahil this season ay sumasahod lamang siya ng 13 million pero ang kanyang ina-average ay ang kanyang mga career high na 20.7 points per game, 4 rebounds, 4.4 assists on 45% shooting sa field and 35% sa 3-pointers. Nag-improve itong si JC mga idol since na-insert nga siya sa starting lineup na itong Utah Jazz ngayon wala na si Donovan Mitchell. At ngayon nga ay dinidesire na ni JC ng mas mataas pang sahod. Next year ay meron nga siyang player option na 14 million. And I don't think hindi na masama ang hinihingi ni Jordan Clarkson mga idol na 20 million per year. Grabe rin naman kasi ang kanyang production na maidadala sa ibang mga NBA team, lalo na sa isang championship contending team. At matapos nga na lumabas itong report na ito na itong si Jordan ay gusto ng salary increase, nabalita naman sa Utah Jazz na sila ay ready i-trade ang bawat isa. Open to deals involving all players except nga daw kay Lauri Markkanen and Walker Kessler. Ibig sabihin open na silang i-trade si Jordan mga idol ngayon dahil for sure i-decline niya ang kanyang player option this offseason para nga sa kanyang kagustuhan, desire na magkaroon ng salary increase na 20 million per year. Kaya naman mga idol, baka makita natin si Jordan Clarkson mga idol sa ibang NBA team na next season. Di bali na nga lang kung ibalik siya netong team ng Utah Jazz at bayaran siya sa kanyang desired contract na 20 million annually. Pero anyways mga idol, kayo ba? Sa tingin nyo ba gusto nyo pang makita itong si JC sa ibang jersey bukod sa Jazz? Or gusto nyo siyang malipat at mapunta nga sa isang championship contending team? Komento nyo lamang yan mga idol sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin itong update ni Dave McMenamin patungkol nga kay Anthony Davis. Siya rin mga idol ang nag-report na ito nga daw si AD ay magra-ramp up na sa kanyang mga practices. Ibig sabihin mga idol, todo training na si AD for his return. Siya ang nag-update nun mga idol at ngayon nga, binigyan niya tayo ng bagong update after ng ilang araw. Narinig nga daw neto ni Dave McMenamin sa Lakers ng paganda nga daw ni Anthony Davis sa kanyang pagbabalik might not be a prolonged process. Maari daw pinag-usapan natin maybe less than 2 weeks of ramp up without setbacks nga daw mga idol and then boom, balik na nga daw si AD after 2 weeks. So kung susundin nga natin itong trusted Lakers reporter ng kanyang balita ay baka makita natin si AD sa January 29 against sa Boston Celtics o kaya naman sa January 31 against sa Brooklyn Nets. Yan ay ayon nga dito kay Dave McMenamin at sa kanyang latest report. So sana nga ay magdilang anghel nga talaga itong si McMenamin mga idol at baka balik na talaga si Andre Davis dahil for sure hindi lamang ang mga fans ang gusto na siyang bumalik pati ang kanyang mga teammates lalo na si LeBron James dahil wala nga siyang katulong mga idol. Yung laban lang nila ganyan sa Dallas Mavericks ay damang-dama na nga ang pagkawala ni AD mga idol. Talaga namang easy pain points ang ginagawa ng Mavericks at wala nga silang interior defense. Kaya naman napakagandang balita nito para kay AD dahil hindi na rin pala matatagalan at baka kabalik na siya sa team ng Lakers.